ultimate cross country to bambira. Papunta na ako ngayon dun sa bahay ng kapatid ko kasi, well actually hindi naman talaga sa bahay ng kapatid ko kasi malapit lang sa bahay ng kapatid ko. Dun kami magkikita-kita. Tapos pupunta kami ngayong araw na to sa Lanzo. Gagawin namin yung Torino-Lanzo loop. Pero this time, hindi kami sa road dadaan. Imimix namin yung loop na yon sa gravel, konting off-road. Tapos yung normal roads. Kasi lahat kami naka-mountain bike eh. So imimix namin yung riding surface namin para mas masaya. Hindi rin siya magiging masyadong mahabang long ride. In a sense na 80 kilometers yun balikan. So 40 kilometers papunta, 40 kilometers pabalik. So walang special. In a sense na normal. Normal na ride. Pero dahil may mga kasama kami na baguhan, or in a sense na hindi pa nakakarating dun, ipapasyal namin sila. Kasi nakarating na ako ng ilang beses din eh. Kaso naka-road bike. So hindi ko pa rin natatry yung mixer face na riding. So makikita nyo naman, ang daladala ko ngayon is yung hardtail ko. Kasi wala namang sense ngayon na magdala ng full suspension since yung mga trails naman na dadaanan namin is light trail lang. Hindi ko na kailangan ng super capable na bike. Enough na to. Yung hardtail na to. So yung setup ko ngayon, sobrang layo dun sa sobrang layo dun sa normal na ginagamit ko. Yung tires ko front and back is 40 PSI na normally yung front tires ko is 17 PSI, sa likod is 20 PSI. So ngayon 40-40 dahil wala akong fast rolling na tires. So yung fast rolling ko is yung nasa likod, yung Hutchinson Python. Pero yung sa harapan ko is Maxxis High Rollers 2. So sobrang kapit nito, kaya ang ginawa ko, binombahan ko ng todo or at least yung matigas na magro-roll siya ng mabilis. Yan yung mga kasama namin ngayon. Jobert, hindi na siya naliligaw. And ayan yung bike niyang Pogi. Carbon Lodi. Full carbon yung bike na yun eh. Ibang linis. Kala nyo, joke lang yung bike niya. Full carbon yan. Na naka, DRXT na 2x11. Full group set. Pati yung brakes niya is, DRXT. Yun, yung kapatid ko na walang tigil sa pag-upgrade ng bike. RockShox Recon. Rock Rider na frame. Ano na lang natitirang stock dyan? Talayo. So yung frame na lang daw yung natitirang stock dyan, lahat napalitan niya na. Hindi, pati yung rims. Yung wheelset niya, pa rin, stock pa rin. So yung bike ko, hindi ko napapakita sa inyo kasi lagi nyo naman nakikita yung bike ko. Okay, tingnan nyo na lang sa Instagram para makita nyo yung picture. Yan, si Bossing Lon. Walang patawad yan. Kahapon, pumunta yan ng Milan. Torino, Milan, 140 kilometers. Tapos ngayon, mag 80 kilometers naman siya, pambihira. So mamaw tong rider na to. So pagpasensya nyo na rin pala yung maingay na bike ni ni Jobert. Yung bike ni Jobert, medyo bad trip to eh. Masyado maingay. Parinig mo nga ulit yung tunog mayaman mo, pambihira. Hindi ako sanay doon sa gulong ko, tigas, pambihira yun. Okay, traffic. Ang usapan namin ngayon, mag-chill ride kami. Yung chill ride nila nandun na. Bambirang chill ride yan. So clearly na naman, may iwan kami ni Jobert dito dahil kami yung may pinakamahinang legs. Pero ayos lang, at least may kasama ako ngayon na may iwan. Hindi rin kasi ako fan ng long ride. So matagal ka nang nanonood ng mga videos ko, alam mo na hindi ako fan ng long rides. Yung estimated time namin is 4 hours na total riding time. In a sense na 4 hours nakabalik na kami ng Turin from Lanzo. Since maikli lang naman, hindi naman to special since yung nasabi ko nga sa inyo, 80 kilometers lang yung balikan. Tapos handicap kami ngayon magkapatid. Kasi lahat ng mga kasama namin naka-29er, kami lang yung naka-27.5. Ay, Kuya Jonathan, yun yung pogi niyang bike. Orbea, Alma. Kasi yung isa niyang bike,
Ano isang bike? Full Orbea din. Orbea, Ocam. Ocam naman yung isa niya, yun. So yan, yun yung alma niya. Si Kuya Jonathan, yung pinaka-experience. Ano yan, veteran ng cyclist na yan. Maestro ko yan. Shout out sa taga San Pablo. Yun! Yan, yung pinakamahabang ilog dito sa akin. Yan yung Fiume po, o yung river po. Ito yung daan na malapit dun sa river ng po. Opo pa ba to? O Dora yata to eh. Anyways, ito yung first na mix na surface gravel road. Taas! Akyat sa taas! So ito, hindi pa rin kami nakakalabas ng Turin so far. Nasa city pa rin kami. And ito yung parang bike lane dito sa lugar na to, pero ano, gravel roads. So medyo mahaba-haba na yung tinatakbo namin dito sa gravel roads na to. Siguro nakaka 1 km na kaming gravel. Pero nasa loob pa rin kami ng Turin. Hindi pa kami nakakalabas. So mahaba-haba pa bago kami makalabas ng Turin, since galing kami lahat sa center. Yan, so hindi ko alam kung nasa na kaming part ng Turin. Pero nasa Turin ba kami, sure yun. Kasi marami pang tao eh. Okay. Nasa, anong parko to kuya? Regio Parco. Regio Parco, yun. Nasa Regio Parco na kami. Okay. So dahil yung kapatid ko, yung nagnanavigate sa amin, naliligaw na kami. Ngayon pa lang. So nasa single tracks kami ngayon. Pero naliligaw kami, hindi ko alam kung nasa na kami. Nagkamali siya ng likod. Nakalabas na kami sa single track. Kung saan man lugar yun, Bambira. Balik kami ng gravel roads. So sana yung dadaan na namin hanggang sa Lanzo is puro ganito, para malayo kami sa mga sasakyan. Nasa outskirts na kami ng Torino. Malapit na kami dun sa ano, sa labas, o yung tinatawag namin na Fuori Torino. Palabas na kami. Actually malayo na kami dun sa city center. So ito puro gubat at malamang-lamang hanggang sa Lanzo. Sana. Hindi ko alam kasi usually pag pumupunta kami ng Lanzo, naka road bike kami lahat. So ito yung first time na magma-mountain bike kami, tapos mix riding surface yung gagawin namin. So yan, so nakikita nyo naman yung dinadaan na namin na road. Very nice. Dumudulas yung bike ko. Ang bira. Sobrang tigas ng gulong ko. Yung bike ko dumudulas. Walang grip. Dahil binomban ko ng 40 PSI ito harap likod eh, para madaling ipadal. Madaling ipadal, kaso hindi ko makapit sa mga ganito ha, sa off-road. Pero ayos lang. Itong ginagawa namin na ride na to is testing para dun sa susunod na long ride na gagawin namin next week, yung Sacra de San Miguele, na mas mataas. Kasi ito medyo mababa lang yung pupuntaan namin eh. Yung pupuntaan namin by next week, mas mataas, mas malayo, and mas matirik din. So ito yung time para matest namin yung mga setup ng bikes, yung endurance namin bago kami pumunta sa lugar na yun. So nakikita nyo naman yung mga building dun sa malayo. Yan ay yung building ng outskirts ng Torino. Yung nakikita nyo ngayon sa sasakyan, yan. Ito na yung papunta sa highway. So ito yung iniiwasan namin na roads, kaya kami dumaan dun sa trails o dun sa mga ano, gravel roads, para maiwasan namin to, iwas aksidente, plus mas safe. So mga sir, ito yung first na road na riding surface na gagawin namin. Makita niyo naman si kuya, veteranong-veterano, makikita niyo sa pagpadyak. Bubuntutan na natin si Jobert para marinig natin yung tunog mayaman niya. Tahimik na ng bike mo ngayon ha. Oo nga, kala ko kumano ng marinig, kala ko ako para. So ito yung advantage namin sa Italy. Well made yung mga bike lane dito, in a sense na sa buong lugar namin, yung buong national route, merong available na bike lane. So pwede ka talaga mag long ride ng safe
na malayo sa mga sasakyan. Isang advantage yan. So sana magkaroon din ng gantong system sa Pilipinas para sa lahat ng mga cyclist na magkaroon ng safe na environment kung saan pwede magbike. Alam ko nakikita niyo yung bundok sa distance, pero doon kami pupunta sa bundok na yan. Doon yung dadaanan namin. Yun, gravel roads. Yun, hindi to gravel roads. Pambira, batis. Seryoso? Ay, siyan. Batis to eh. Pambira yun. Buti lang hindi masyadong malalim. Pero at least, adventure, di ba? Pambira. So, ito. After ng batis, nasa taniman naman kami ng mais ngayon. Yung bundok na yun, doon kami papunta. So mukha lang flat yung dinadaanan namin, pero actually pataas kami ng pataas. Kaso yung pagtaas namin, hindi biglaan. Hindi naramdaman. Oo, hindi mo ramdam, pero pataas kami. Papresko na rin ang papresko yung hangin dito, biglang lumamig eh. Kanina nung nasa to rin kami, mainit eh. Ngayon, biglang lumamig. So ito yung literal na adventure ride, kasi iniiwasan namin yung mga nandun sa kalsada. Hindi rin namin alam tong daan na to eh. First time namin dadaan dito. So meron na kaming isang oras na nagbabike. Sa tingin ko, isang oras pa. Or 30 minutes. Depende sa dadaanan namin kung di na kami maliligaw ulit. Pero isang oras kami nagbabike. 7 kami umalis ng Turin. 8 na ngayon. 8:04. Sabi ng kapatid ko, nasa Borgaro pa lang kami. So ibig sabihin na ito pa lang yung unang probinsya paglabas mo ng Turin. So malayo-layo pa kami. Pero ang estimate namin is 4 hours eh. Balikan na yun. So ibig sabihin na meron na lang kami isang oras papunta ng Lanzo. Nandito. Yan. Daanan lang yan ng mga tao. Hindi pa din dumaan dun yung bike. So kailangan namin dito dumaan sa road. Pero kailangan din namin syempre mag-ingat dahil sa mga sasakyan. Dito sa Italy, not unless na naka-indicate na shared yung road for cyclist and para dun sa mga naglalakad, sa mga tao, hindi ka pwedeng dumaan sa mga bangketa. So yun yung number one rule dito. Kung hindi siya shared road, bawal ang bike. Pwede yung bike, pero itutulak mo yung bike mo. So parang sa pedestrian lane crossing, pagtatawid ka ng nakabike, kailangan mong bumaba ng bike at itulak yung bike mo. So ganun din dun. So hindi to shared road. Yan ay sabi pedone lang o yung mga ano, para sa mga tao lang to. So hindi ko pwede dumaan dyan. Dito kami. Ang kitad, pambirang 800mm na handlebar to. Actually 780 lang to, pero halos saktong sakto lang ako dun. Okay. Ngayon papasok kami dito sa part na to, pero hindi namin alam kung saan. Dito iniindicate ng kumut, pero kagaya na sinasabi ng kapatid ko, private property, kasi merong gate sarado, walang daan. So dediretso kami. Kawawa naman yung drivetrain ko na puno ng buhangin, pero ayos lang. Dinisin ko na lang mamaya. Oh, nawawala na naman si Jobert. Tumbira yun. Hintayin namin kasi nawawala si Jobert na naman. Palagi na nawawala si Jobert eh. Una sa trails. Ngayon sa long ride naman nawawala. Jobert talaga. Nalabas kami ng trails. Dadaan kami sa road na naman. Uy, kitid! Paambira! Kitid! Tapos biglang taas kong bira. Ayun, papakita ko para sa inyo. So, ito niya yung sign na yan. Yung sign na yan, ibig sabihin na ito ay bike lane. Yeah! So ibig sabihin, safe kami dito. So nakaka 1 hour and 20 minutes na kaming nagbabike. And so far, wala pang sign ng Lanzo. So mukhang malayo-layo pa kami. So ito yung literal na cross country na biking. Hindi puro roads. May kasamang trails. Ang ganda nitong single track na to. Nice.
Oh, nice view. Oy, nice. So masyado ako nakadikit kay Lon. Kailangan ko lumayo ng konti. Simula nung pumunta kami sa Lanzo, laging road bike yung gamit namin. Ito yung first time na ginawa namin tong bagay na to. Oh, ang sakit, pambihira. Kaya sarap na ako nakapul eh. Hindi ko nakakaramdam ng ganyan. Hindi, ang tigas kasi nung gulong ko, kuya. Ha? Ang tigas ng gulong ko. Para tayo. Dahil ano, mag-long ride eh. Hindi naman tayo pwedeng gumamit ng normal na gamit natin na ano. Tire pressure. Talikot ka, medyo malambot sa kaunti. So far, sa ride na to, 30% pa lang yata yung nasasakyan namin na ano, o nadadaan na namin na road. Halos tatanda na namin, kundi gravel roads, trails na kagaya nito. Binuksan ko ng konti yung suspension ko para magkaroon ako ng ano, konting comfort pambira. Sobrang tigas talaga ng gulong ko. Ang sakit sa ano, katawan. Tapos ang bato dito, hindi ko lang po nakikita eh, pero mabato dito. So, kailangan kong ano, buksan yung ano, yung suspension ko sa harapan. Nandito na kami ngayon sa end ng isa sa mga pinakamahabang trail na dinaanan namin so far. So hindi ko lang alam kung meron pa kami dadaanan na ganun kahabang trails. Balik kami sa road. Pero secondary road lang to. So nakikita nyo naman hindi ganun dinadaanan ang sasakyan. Pambihira. 1 hour 40 minutes na tayo nagbabike. Pero parang malapit na tayo eh. Mas malapit na yung bundok eh. Kanina ang layo eh, ngayon parang nasa paano na tayo. After ng gravel roads, single track ulit. Dilim dito. Ito literal na gubat. Pambihira. Aya. Gubat na talaga to. Baboy, damo pa yung naririnig ko? Grabe. Yun, sa wakas. Kanan! Okay, back sa gravel roads. Papalapit na kami ng papalapit sa bundok. Konti na lang mga sir. Pambihira. So hindi lang 2 hours kasi ano na lang eh, 10 minutes na lang, 2 hours na kami nagpa-bike. And wala pa rin kami sa Lanzo. So nandito na naman kami sa bagong lawa. Kawawa yung bike ni Jobert, kaya kalinis lang. Jolly Nation ulit natin. Pambira. Seryoso. Sinabi ko nung una, gusto ko ng adventure, pero hindi gantong klaseng adventure. Pambira naman. Malapit na ba tayo? Malayo pa? So malayo pa tayo, pambira. After 2 hours, malayo pa kami. Pambihira. Eksakto na 2 hours na kami nagbabike. Naghahanap kami ng pwesto kung saan kami pwede mag-stretch at mag-break ng konti. Kasi mukhang malayo pa talaga kami. Ayun na yung bundok, kagaya na sinasabi sa inyo kanina. Kaya hindi na namin nakikita kasi nasa paan na kami. So tatawid kami ngayon dito, tapos susundan namin yung bike lane na yan. So trail din. Huminto kami sandali kasi si yun, si Lon na naiihi na dahil galing siya ng Milano eh. So simula kahapon, ngayon lang siya umihi. Konti na lang dadaanan namin, nasa Lanzo na kami. Yung pinagbalutan nyo ng energy bar, hindi yan tinatapon sa trail, so hindi yan tinatapon sa daan. Nilalagay yan sa bulsa, tapos maghahanap ka ng basurahan kung saan mo itatapon. Nasa bagong trail section na naman kami ngayon. Mostly flats. Actually hindi naman flats kasi nararamdaman ko mabigat sa pedal eh. So pataas din to kaso hindi ganun kagrabe. May puno, ulo. Lan, ulo! Si Lon kasi yung pinakamatangkad sa amin eh. So babalahan mo siya para di siya sumabit dun. Yung long ride hindi bago sa akin kasi
every week, nakaka 120 ako hanggang 140 kilometers per week ng cycling dahil sa trabaho. Kasi yung trabaho ko, 20 kilometers simula sa bahay. So 40 kilometers yun pabalikan. And minsan 3 to 4 times a week kami nagbabike papuntang trabaho. Kaya sanay na sanay ako sa mga long ride. Kumbaga hindi na bago sa akin to. Wow! Tulay! Tulay! Kaiba lang ng long ride ko ngayon. Yung normal na long ride ko is ginagawa ko sa road bike, hindi sa mountain bike. So ito, bago to sa akin. Kasi ngayon lang ako. Uy, kitod nito. Kasi ngayon lang ako nag long ride sa mountain bike. Hindi ako naglo long ride na ito yung gamit ko. Laging road bike. Pag long ride, road bike. Pero ngayon, nag cross country kami. So, nakaka-enjoy. Ito yung first time ko na mag cross country. Ngayon na po, palapit na kami dun sa Ponte del Diablo. Yung pupunta namin ngayong lugar sa Lanzo. Yung trails nag-iba ng itsura. Kanina, mostly gravel roads. Ngayon, single track na talaga. So, mas nakaka-enjoy ngayon. Pero parang may ilog na naman. Huwag mong sabihing tatawid tayo dyan, pambihira. Seryoso, tatawid tayo dyan? Okay, so maglalakad kami dito. Kinalipong aso, grabe. Okay. Okay. Kalbig muna dito. Paganda ng paganda yung dinadaanan namin na trails. Ito yung maganda sa cross country eh. Kasi kung yung cross country is puro road, hindi cross country yun, road ride yun. Ito yung totoong cross country. Mix ng road. Actually yan eh, ang cross country dapat 70% ng dinadaanan mo is trails eh. So parang ganito. Actually ito nga eh, kanina akala ko 30% lang yung dadaanan namin na road. So ngayon hindi. Actually 20% lang yung road na dinaanan namin. 80% nung dinaanan namin is puro trails. So ngayon, meron kaming isang piece ng road na kukunin papunta sa Lanzo. Kasi parang naubos na yata namin yung trails. So ayan, so nakikita nyo naman ito yung nakalagay. Diyan kami pupunta sa Lanzo. Yan. Okay. Ito yung entrance ng Ponte del Diablo. So nandito na kami. Narating na namin yung ultimate goal namin. So ito, andito yung, hindi ko alam kung anong ilog to eh, pero ito yung view namin ngayon. So sa wakas nakarating kami. So yung Ponte del Diablo banda dun pa, pero ito na yun, andito na kami. Huh? Andyan na yung namin. Ito yung pinakamalamig na ilog dito. Ayan yung view. Nandon yung Ponte del Diablo. Andito si Lon. Tapos asad sa likod si Jobert. Yun, hindi na siya nawawala. Tandaan yun. Ito yung kondisyon ng bike ko ngayon, pambihira. Dahil sa batis na mga tinawid namin. Tapos combination ng gravel roads. Hindi na siya ngayon. Kanina all black at yellow yan, ngayon kulay putik na, pambira. Buumpisa na magukas yung mga kasama ko. Ayan o. Si Jobert, naglalaban ng bike. Si Kuya Jonathan, nagkaalok na ng tagay. Pero yung inaalok niya, yung galing lang din doon. So, dala ko to. Meron din ako. Galing sa ref namin. Malamig. Sakit sa singit. Hindi ka. First time mo ba naglaw-ride? Ha? First time mo lang? Oo, oh, first time. Hindi niya pa mararamdaman niya, mamaya pag-uwi. Mamaya pag-uwi. Hindi, medyo okay. Ay, sure. Eh, mas ma... Kasi ngayon pa lang, masakit na yung niya, singit niya. Mamaya, hindi na mapakalian. Para lang kami nasa nito. Para lang kami magpapalublob ng kalabaw. Sige, Jonathan, parang baliwala lang sa kanya eh. Pagkaroon ng papalublob ng kalabaw ngayon, labasikleta yung nilulublob. Tira mo, hanggang ngayon masaya pa din ang pambira itong taon to. Parang hindi nag-bike. Malapit lang naman, di ba? So, okay mga sir, ngayon, nandito na kami sa Ponte del Diablo. As in, yung sa may mismong ponte, o yung sa may mismong bridge. Kasi yung ponte,
yun yung Italian ng bridge. So ibig sabihin na ito ay Devil's Bridge. So ito yung view. Yan, yan yung view ngayon. Tapos ito na yung mga kasama ko. Yan, yan yung mga kasama ko ngayon. Yan, Lon, syempre nagpapa-picture si Kuya. Nagpapa-picture din si Inde, si Jobert, tapos nagpapa-picture. Tapos yan. Ganyan kami kataas, pambihira yan. May ano pa doon, may show ko sa tabi. So yan, ganyan kami kataas. Yun, may Jessa daw doon, sabi ni, ano, ni Jo. So yan, yan yung view sa isang side. Ito yung view sa kabilang side. Wow, gusto nyo makita na magandang view. Ito yung, yan, magandang view daw. Tapos yan, ito. Ito yung ano, yan, yung mismong pwede bridge. Yan. Kung nagustuhan nyo yung video na to, like, share and subscribe. See you in the next video. Rock and roll.